Yesterday, sir, I understand na nasagot na po ni Sir John Restojanco yung about sa issues sa party issue kay Pastor Kibuloy. Nasagot na before, sir, na if magkaroon ng issue sa party, he could run as independent. Then if mali nga yung nalagay niya sa kanyang COC na party is pwede siyang makasuha ng oath ng perjury because under oath po yung pag-file, sir, no? Despite yung mga issue na yun, sir, may we have a categorical answer, sir. Despite that issue, sir, makakatakbo pa din po siya. In the meantime, lahat ng mga nag-file ng candidacies ay pwedeng hindi makatakbo o pwedeng makatakbo. Wala muna tayong sasabihin sapagkat depende yan dun sa binanggit ko, nuisance ba siya? Perpetually disqualified to hold public office ba siya? Meron bang ground ng disqualification na na-file sa kanya? And number four, meron bang petition to deny due course and or cancel candidacy na na-file sa kanya? Yan lang naman po ang pwede maging basihan upang ang candidacy ng isang tao ay tanggalin o hindi pagbigyan. So, ayoko po muna sabihin dahil napaka-premature at this point. Kung ang problema lang naman ay CONA, I doubt po preliminarily kung yan ay magiging basihan ng pagka-cancel ng candidacy. Sapagkat parang ikinasal din po yan. Yung ikinakasal, naniniwala kayo nagkasal sa inyo ay merong authority to solemnize marriage. Yung pala wala, hindi naman pala tunay na pare, hindi naman pala tunay na ministro nagkasal sa inyo. Ang paniniwala nyo ay tunay sila. Ang sabi ng batas, ang iyong ang kasal ay valid, pero pwedeng kasuhan yung nagkasal. Siyempre sa paniniwala nyo may authority siya. Ganon din po naman minsan sa isang kandidato. Kumuha ka ng CONA ng isang political party. Ang paniniwala mo, autorisado yung mismong nag-issue sa'yo ng CONA, yung pala naman ay hindi. Sapagkat official nga siya ng partido, hindi naman sinabit ang kanyang pangalan bilang official signatory. Hindi pala siya nakalagay sa amin. Ang may final say kung sino official signatory kami. Sapagkat nasa amin ngayon ang listahan ng kung sino ang official signatory. Kaya po, madali po namin tingnan din yung mismong CONA ng kahit na sino kung talagang yan ay na-issue ng taong autorisado ng mismong partido. Sana nga po, sabi ko nga po, sana nga po yung partido rin mismo ay sumulat sa amin para naman may trigger. Ayaw po namin kami mismo, hindi po tama yun eh, kasi para masyado tayo nagiging bias as against a particular candidate. Sana may mga lumapit sa aming partido, o hindi kami nag-issue niyan, bakit gumagamit ng ganyan? O kaya naman, o peke, yung pirmang yan, bakit na naan dyan? So at least po, may basihan ng COMELEC para mag-aksyon sa bagay na ito. Pero in the case po na nabanggit nyo, titingnan din po namin kung talagang autorisado o hindi. It's up to the party. In the final analysis, internal matter yan sa partido kung bakit nakapagpa-issue ng CONA. At the same time, kung talaga bang inauthorize nila yung taong yun na mag-issue ng CONA. Sir, two more questions. Okay lang. Then, quick follow-up dun, sir. So, sa ngayon, sir, hindi magiging dahilan ng pagka-disqualify niya yung party issue alone. Sir, tama po ba? Opo, kasi pag tinignan nyo, Section 68, ito ang mga grounds ng disqualification. Section 68 ng Omnibus Election Code, nandyan lahat. Yan yung mga election offense cases, terrorism, violence, etc. Section 12 ng Omnibus Election Code, kasama doon yung fugitive from justice, kasama doon yung green card holder, etc. So titingnan natin yung kung naan doon. Kasama rin ang Section 39 ng Local Government Code, Republic Act 7160, kung applicable sa kanya. So pagka wala doon, ibig sabihin, hindi siya disqualified o walang ground na disqualification. Cancellation of candidacy, petition to deny due course or cancel candidacy. Tatandaan po natin, sabi ng kaso ng Salcedo II versus Comelec and Salcedo, para mag-constitute ng material misrepresentation, it should be material to the candidacy. Yun po kasi ang ground doon sa cancellation ng candidacy, material misrepresentation or a representation that is false. And it should pertain to the qualification to the office. Age, citizenship, residency, registration as a voter, literacy. May dinagdag ang Supreme Court sa isang kaso ng Talaga versus Comelec. 3 consecutive term. Pwedeng cancellation of candidacy yon. Pero aside from that, pag nagsinungaling ka sa age, sa libo, sex, nilagay mo male, dapat pala female. Naglagay ka doon ng spouse, wala ka naman talagang spouse, o may spouse ka, hindi mo sinulat. Yan ay misrepresentation, but not material misrepresentation. Because that misrepresentation is not necessary for purposes of the qualification to run for public office. Get notified for latest news. Mahal kong bayan.